Hello guys, isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na yung part 2 ng video. Ito na yung mga turnbuckle kahapon na may kalawang na nilagyan ko ng converter. Yan siya. Kung mapapansin nyo, maraming mga nakadikit na puti-puti. Kailangan pang brushin ito ng steel brush bago ko lagyan ng pintura. Yan siya, yun yung may part na kalawang. Wala na yung kalawang niya, linis na lang kailangan. Yan. Bali, ang gagamitin ko dito na pintura ay epoxy primer with catalyst. May epoxy reducer din ako pang linis ng paintbrush ko mamaya. Ito na po. Naalis ko ng mga namumuti. May pailan nila namang natitira pa pero bahid na lang halos. Okay na yun. Applyan ko na siya ng primary paint. Yung may epoxy. Ito na po. Nagmix na ako ng primary paint at saka ng catalyst. Ayan. Kunti lang yung hinalo ko para sapat lang sa pagpipintahan ko. Wala pa rin akong taga video guys. Walang mag-isa pa rin. Mas maganda yung medyo malapot-lapot siya para talagang pumasok dun sa mga hibla. Umpisa ng kalawang. Red oxide yung pinili ko. Yung alay na mag-camera habang nagpipinta. Ipo-pause ko yung camera. Bibidyohan ko ulit mamaya pagka na pinturahan ko na lahat. Basta make sure lang guys na lahat malalagyan ng pintura para hindi na ulit kalawangin. Sayang yung ginastos eh. Pagka kinain lang ng kalawang, tsaka delikado, baka tumumba dahil sa kinain na ng kalawang yung mga turnbuckle. Yan pa naman yung nagdadala ng pole. Natapos ko ng pinturahan. Wala na siguro ako naligtaan dyan na mga part na walang pintura. Magkabila dapat pipintahan. Lilipat na ako dun sa isa pang set ng turnbuckle ko. Ito yung pangalawa. Marami rin siyang namumuti. Kailangan din siyang kuskusin ng brush para mawala. Ito na po. Nalinisan ko na. Pipintahan ko na ulit. Ito yung pangalawang set ko ng turnbuckle. Ito pa yung pintura ko. Hindi pa naman siya tumigas. Pwede pa. Pagka tumigas na pala ito, dadagdagan ng epoxy reducer para hindi siya tumigas. Popost ko ulit yung video. Bibidyohan ko ulit pagka napintahan ko na lahat. Ayan na po. Tapos ko nang pintahan yung pangalawa. Yan. Yan na siya. Ngayon sa pangatlo kong set ng turnbuckle. Yan. Namumuti rin. Kailangan linisan bago pintahan. Linisan ko na muna. Bale, ang taas nga pala nito, apat na tubo. Tapos ang ginawa kong layo ng lagay ng banting, tatlong tubo. Yun ang aking ginawa. Pause ko na muna guys. Mahirap magpintura habang nagbibideo. Ito na. Pinturahan ko na yung pangatlo. So, isa na lang. Ito na po. Sa pang-apat na. Marami rin siyang mga namumuti. Kailangan linisan. Linisan ko muna guys. Bago pipintahan ulit. Ito na nga pala guys. Pinipintahan ko na yung pang-apat. Medyo na pamamadali. Hindi ko ata na videohan yung una. Kailangan magmadali. Hapon na. Nasa bundok pa ako. Pagpasensyahan nyo na kung medyo shaky yung aking kamay habang nagbibidyo at nagpipinta. Sa mga master nga po pala ng pagpintura, di ko po alam talaga kung tama yung ginawa ko. Kasi inalam ko lang din to, tinuro lang din sa akin. Di ko alam kung talaga nasa na din ang tama. Pa-comment na lang po kung mali yung gawa ko. Yan, malapit na ako matapos sa pang-apat. Ito, last na to. Hindi ako nakapagpinta kaninang umaga kasi may trabaho. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance. Kada hapon lang. Matibay na siguro to. Hindi na basta kakalawangin. Alam ko itong epoxy primer na may epoxy. Mas matibay kaysa doon sa isang primer lang na walang epoxy. Ito suggest niya sa akin. Pause ko muna ang video guys. Tapusin ko ng maayos. Ito na. Malapit na akong matapos sa pagpinta. Kunti na lang yung part na hindi napipinta. Yung mga singit-singit na lang. Kaya nga pala ako na rin nagpintura. Sayang pa yung iuupa. Pandemya pa naman, kailangan magtipid. Mas tingin ko naman, kaya ko talagang magpahid ng pintura lang eh. Eto, sinubukan ko. Buti na rin yung maraming nalalaman, natutunan. Kesa sa upa lang ng upa. Eh, kung walang pang upa, riyaan na lang na kalawangin. Siguro merong pang spray na ganitong pintura. Mas maganda siguro yun para spray lang. Nalagyan dapat lahat para sure. Kasi kung may iwan nyo na walang pinta, hindi doon mag-aumpisa ang kalawang. Hirap pag yung mga loob-loob na, mga singit, mailalim. Tama lang naman yung aking pintura, hindi kinulang. Ito na siguro, isa second coat to. Okay na to.
Mukhang makapal naman yung pagkaka-apply ko ng pintura. Yes. Kawawa yung paintbrush. Oh. Ayan, oh. Kulot-kulot na. Pinipilit ko kasing pintahan yung mga ilalim ng ano, turnbuckle. Para talagang may pinta lahat ng parte. Okay na yan. Ito guys, ang aking pole tower. Ayan. Ayan. Yun sa tuktok, parabolic. Tapos ibaba ng parabolic. Mimo B4. Ayan, Mimo B4. Tapos yan, dalawang Mimo pa rin. Eto, yan. Bahay ng dalawa kong modem yan. DIY lang yan guys. Tapos yung nasa puno, another bahay yan. Oh. Dalawang modem pa rin yan. Kami lang po nagtayo nito. Yan o. Oh. Pero di naman ha. Di naman siya masyadong balikot siguro. Kunti lang. Kasi kami lang talaga nagtayo nito eh. Ang source ng kuryente nito doon sa may baba. Aba nga ng wire.